Shout out tayo mga idol sa ating lahat ng mga Solid Marseille supporter. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa ating channel. Wala kaming signal mga idol, walang kuryente, pero ito, naghanap ako ng paraan para patuloy na makapag-upload at makapagbigay ng saya sa ating lahat. Maraming salamat sa mga security guard, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Huwag ka nang sumama, Tio Abor. Hindi pa magaling ang iyong mga sugat. Kami na ni Arthur ang bahala kay Rupino. Ipaghiganti namin ang kamatayan ni Junas. At makalipas ang ilang minuto, naglalakad na ang grupo nila ni Arthur at Isagani. Papunta na ang mga ito doon sa Bukirin. Una nilang atakihin ang bahay nitong si Rupino. Makalipas pa ang isang oras na paglalakad, narating na nila ang bahay nitong si Rupino. Alas 4 pa lamang ng hapon, kaya klarong-klaro pa nila ang buong paligid. At kita nila doon ang apat na mga kalalakihan ang nasa loob ng bakuran nitong si Rupino. Habang ang grupo nila ni Arthur at Isagani kasama ang mga tanod, kasalukuyang nagtatago pa ang mga ito doon sa sagingan at sinipat-sipat ang buong kapaligiran ng bahay nitong si Rupino. Makalipas din ang ilang minuto, nagpasya na ang mga ito na puntahan na ang bahay. Pinalibutan agad nila ang bahay nitong si Rupino. At habang papalapit, nagpaulan na ng bala ang mga ito. Sunod-sunod na ang ginawa nilang pagpaputok. Nagpulasan agad ang apat na kalalakihan doon sa bakuran ng bahay, pati ang mga nasa loob ng bahay. Dahil sa gulat at pagtataka, dumungaw agad ang mga ito sa labas at nakita nila ang mga kalalakihan na nagpaputok habang papalapit sa kanila. At nang makalapit na ang grupo nila ni Consuel Consuelo, sinilaban nila agad ang bahay. Kaya ang lahat na nasa loob, napilitan ang mga ito na lumabas at napilitan din na lumaban sa kanila. Nagsilabasan ang mga ito at inatake na ang kanilang grupo. Bawat makita naman ng grupo ng mga tanod na lumabas ng bahay, niratrat nila agad ang mga ito. Agad na bumulagta ang tatlo sa mga aswang nang tamaan ito ng bala at agarang namatay. Tadtad ng tama ng bala ang buong katawan ng tatlo, habang ang tatlo pang mga aswang na tumalon doon sa bintana at umatake sa mga tanod, inatake ang mga ito ni Isagani at Arthur. Pinagtataga ni Isagani ang isa hanggang sa mapuruhan ito sa ulo, habang ang isa pa, hinablot ito ni Arthur, ibinagsak sa lupa at pinagkakalmot. Bumulagta na din ang isa nang tamaan ito ng bala sa ulo. Sunod na lumabas ang pamilya ni Rupino, kaya ito na naman ang pinaulanan ng mga bala. Kahit ang dalawang bata na anak nitong si Rupino ay hindi rin nakaligtas ang mga ito. Niratrat ang mga ito ng mga tanod. Patay agad ang dalawa. Sa galit, biglang umigpaw itong si Rupino para atakihin ang mga tanod.
sumisigaw pa nga ito dahil sa sobrang galit. Ang asawa naman nitong si Rufino, biglang hinablot ito ni Isagani at Arthur. Pinagbabaril naman agad ng mga tanod itropino. Kaya pagbagsak nito sa lupa, agaran na nawalan ito ng buhay. Nilapitan ng mga tanod ang lahat ng mga nakabulagtang mga aswang. At kahit na hindi na ito gumagalaw, pinagbabaril pa rin ito ng mga tanod. Sinigurado talaga nila na patay na ang lahat ng mga aswang. Pero buhay pa ang asawa nitong si Rufino at kasalukuyang hawak ito ni Arthur. Marami na din itong sugat at tama ng bala sa katawan. May mga ginawang orasyon itong si Arthur para bago mamatay ang asawa nitong si Rufino, malalaman nila ang pinagtataguan ng iba pang mga aswang. Ilang sandali pa, tanong ng tanong itong si Isagani kung nasaan ang kinaroroonan ng mga iba pang aswang. Pero lumaylay na ang ulo nitong si Aling Leonora. Namatay na ito, sabi ni Arthur. Okay lang, Isagani. Alam ko na ang kinaroroonan nila. Lumayo sandali ang mga ito sa nagliliyab na bahay at muling nagpupulong ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, mabilis nang umalis ang mga ito at binaybay ang kakahuyan. Papunta na ang grupo nila sa pinagtataguan ng mga aswang. Makalipas pa ang ilang sandali, nang matanaw na nila ang batuhan, humanda na ang mga ito. Nag-uusal muna ng ilang orasyon itong si Isagani para hindi sila maramdaman agad ng mga aswang. Matapos ang kanyang ginawa, dahan-dahan ng papalapit ang grupo ng mga ito doon sa batuhan, hanggang sa matanaw nila ang mga kabahayan ng mga aswang. Sa tingin nila, nasa mahigit sa 10 ang lahat ng mga bahay na kanilang nakikita doon. May ilan din silang nakikita na mga tao ang umaligid sa palibot ng kabahayan. Naghahati ang mga ito sa dalawang grupo at inihanda na ang kanilang mga baril, pati na rin ang kanilang pangsunog. Umikot ang grupo ni Consel Consuelo doon sa kabilang bahagi ng batuhan at naghihintay lamang ang mga ito ng hudyat. Kasama ni Consel Consuelo ang 10 mga tanod, habang kasama naman nila ni Arthur at Isagani ang 5 mga tanod. Makalipas ang 10 minuto, suminyas na itong si Consel Consuelo para simulan na nila ang gagawing pag-atake. Nagulantang na lang ang mga aswang na nandoon nang biglang pumain lang ang mga putkan. Tumatakbo na ang grupo nila ni Consel Consuelo, Arthur at Isagani. Nagtalunan ang mga aswang doon sa bubong ng kanilang mga bahay, pati doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. At pagkatapos, agad din na nagpulasan ang mga ito pababa. Nang pagbabarilin ang mga ito ng mga tanod, may ilan din agad sa kanila ang tinamaan. Nang makalapit naman sina Consel Consuelo, sinilaban nila agad ang bawat malalapitan ng mga bahay. Noong una, sa galit ng mga aswang, inatake agad ng mga ito ang grupo ng mga tanod. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito ng tamaan ng mga bala.
Inabot din agad nitong si Arthur ang dalawang nakalapit sa kanila. Pinagkakalmot at ibinagsak ang isa sa lupa at doon tuluyang pinatay. Bagsak din agad ang dalawa pa nang tamaan ito ng mga pagtaga ni Sagani. May isa pang hinablot itong si Arthur. Binitbit ito at isinandal doon sa isang bahay. Pagkatapos, itinarak ang matutulis nitong mga kuko sa tiyan at dibdib ng aswang hanggang sa tuluyan na itong namatay. Makalipas ang ilang minuto, umatras na ang mga aswang at tuluyan nang lumayo ang mga ito. Mabibilis na tumatakbo ang mga aswang pasuot doon sa mga kakahuyan. May ilan din sa mga tanod ang mga sugatan. Nang maglaho na sa kanilang paningin ang mga aswang, isa-isa nilang sinunog ang lahat ng mga bahay, pati ang 11 mga aswang na napatay nila. Sinunog din ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagliyab na ang lahat ng mga kabahayan na nandoon. Pagkatapos, nagpasyang umalis na ang grupo nila ni Consel Consuelo doon sa lugar. Kailangan din na magamot agad ang ilan sa kanilang mga sugatan. Makalipas pa ang 2 oras, narating na nila ang patag. Dumaan muna itong si Consel Consuelo sa kaibigan niyang si Abor para sabihin ito ang resulta ng kanilang lakad. Habang ang kanilang mga kasamahan na mga tanod, dumiritso ang mga ito sa paggamutan para magamot ang lahat ng mga sugatan. Makalipas pa ang ilang minuto, umalis na itong si Consel Consuelo at nag-uusap na din sina Arthur, Isagani at Abor. Ang sabi nitong si Abor, "Maraming salamat, Arthur, Isagani. Walang anuman, Tio Abor, na ipaghinganti na natin ang kamatayan ni Jonas at matatahimik na ang ating lugar dahil wala na ang mga pisting aswang."